ba mga girls at mga mommies, di ba ang isa sa mga habits na dapat laging ginagawa ng mga missis o kaya ng mga wifeys kapag namamalengke or nag-grocery, ay yung meron kayong listahan. Yes. Kasi di ba bukod sa nakakasave ito ng time, makakapag-stick pa kayo sa inyong budget when you stick to your grocery or market list. Wow! Maganda rin na gumawa ng list ng schedule, di ba? Kunyari, maghahatid kayo ng anak ninyo sa school. Kung madadaanan nyo rin naman yung bayaran ng bills, pwede dumaan na kayo doon. Tapos kung pupunta pa kayong bangko, pwede dumaan na rin doon kasi malaki yung matitipid nyo, whether sa gas or sa pamasahe. Pati sa oras. And diba? Sa oras, correct. Oo, importante talaga yung list na yun. Pero meron rin akong suggestion, mga misis, na list na feeling ko dapat meron rin kayo. Alam niyo ba yung bucket list? Ay, diba? Kasi yan. Tinan mo, magtatapos na yung June. So, ibig sabihin, natapos na yung kalahati ng buong taon. Meron na ba tayong na-achieve na goals natin? O, di ba dito, kapag meron tayong bucket list, whether it may be gusto mong puntahan, gusto mong gawin, di ba, meron kang something to look forward to that will inspire you to move forward every day. Yes, at ito naman ang kaabang-abang sa Happy Wife, Happy Life list sa segments natin today. E, meron tayong bibisitahin na sikat na pasyalan sa Pampanga ang The Sandbox. Naku, wow! Nag-enjoy ako nga yung pics mo. Sobrang nag-enjoy ako doon. Pero ako din, nag-house tour din ako. Kay Mr. Chinky Tan. Ah. Nakakatuwa, nakaka-inspire silang dalawang mag-asawa. Super cute talaga. Sila po yung sumulat sa libro na Happy Wife, Happy Life. Very inspiring. Hindi lang yan. Dahil meron pa akong isa pang tip. Pagkukumpuni na simpleng-simple, kayang-kaya ng mga misis. Kaya simulan na natin ang pasyalan at kwentuhan dito lang sa official tambayan ng mga Happy Moms and Wifeys, ang Happy Wife, Happy Life! Happy si wife, happy si mom, kids and baby, pati si happy. Oh, happy place, every day. Good morning mga mommies and wifeys, samahan niyo ako ngayong umaga dahil kakamustahin natin ang isang former beauty queen turned actress at ngayon na may licensed interior designer na si Miss Alma Concepcion. Ganda talino ang naging puhunan ni Miss Alma Concepcion sa kanyang pagpasok sa showbiz. At ang taglay naman niyang talent sa pagdidisenyo ang isa sa nagbibigay sa kanya ngayon ng happy life. Happy morning! Happy morning! Kamusta LJ? Na? Kamusta? Okay naman. Ito, feel na feel ang pagiging mommy. Oo nga eh. Sobrang happy naman. Pero syempre, ano pa rin, beautiful and sexy pa rin. Wow. Ano ba ang secret sa youthful beauty? I just stopped growing up. I put an effort na hanggat maaari to take everything lightly lang. Was talagang working out. So, I used to work out 6 times a week, 2 hours a day. So, 12 hours a week. So, continuous yun. I did that for 3 years. You were a beauty queen, of course, tapos showbiz. Then you stopped showbiz because you had your son, right? Oh, how old is he now? He's 15. He's 15 and talagang hatid-sundo mo pa rin siya. Mm-hmm. Hatid-sundo. Kasi aware din ako na sa age niya, he's 15, aware ako na anytime, baka mag-detach na siya sa akin. So, I'm taking every opportunity na makabond sa kanya. Feeling ko bata siya forever. Pero nung nagkakaroon na siya ng lakad outside me, outside school, doon na ako parang, it's my turn. Habol-habol ako. Since he's already 15, no, teenager na siya, nagkakaroon na ba siya ng mga crush? Open ba siya sa'yo about that? Does he share with he's you? He's very open. Talagang, I made sure na bata pa lang siya talaga. He would tell me everything. So far, lahat ng mga friendships niya na girls, minsan nakakausap ko sa phone. Okay. Or when will I meet you? Kinuclose ko talaga. Kasi siya yung naglalaman. Ay, magandang ano yan. Magandang technique. Tama ka. Siguro when the time comes talaga. Na, pag may inuwi na siya dito, baka ibang reaction usapan na yun. Hindi ko nga ma-predict kung ano yung maging reaction ko. Unimaginable pa siya. We'll see. Mabalikan kita pag i-text mo ako pag nagka-girlfriend. Ang sinasabi ko lang sa anak ko,
look at mommy, ha? I don't have wrinkles yet. I don't have white hair yet. I can't be a lola yet. Since wala siyang kapatid. Mm-mm. Kaya double effort din ako na to be a friend, yes, to be a dad, kasi single mom. Uh-oh. And also to be a brother, a sister, para hindi siya maghanap ng kulang. That's true. Know? Well, that's good. Doon naman tayo sa pagbabalik skwela mo, di ba? Paano ka naman napasok sa interior designing? Is that something na ever since, hilig mo talaga? I just remember nung bata ako, I can sit in a table with pencil and paper for 5 hours. I can, basta ganun lang, drawing lang ako ng drawing. I went to school when he was in grade 4. That's when you started? Yeah, 2009. Okay. For interior design? For interior design. Okay. Kasi sabi ko, what am I gonna do? Whole day na siya sa school. Oo nga. So perfect kasi I live here. I pass by UP every day. Tuwing kasi hatid sundok nga si Kobe, di ba? Tingin ako, mag-aaral kaya ako? sabi ko, to fill up my time between hatid sundok. Yes. Sabi ko, mag-aaral kaya ako? Tapos, ayun yung nag-lead sa'yo. Yeah, nung whole day na siya sa school. Nag-walk-in lang ako sa UP. Okay. Humingi lang ako ng requirements. Tapos nun, kinomplete ko yung requirements. Tapos biglang nagulat ako. Umasa ako. Kasi may entrance exam na talent test. Buti na lang yung makaklase ko, hindi ako kilala. Yeah. So parang kilala ako ng mga professors ko at mga parents nila. But mga classmates ko, hindi nila kasi kilala. Mga younger na talaga sila. Yeah. Okay. Oo, parang it took them a while to figure out na medyo the first name basis na itawag nila sa akin. Kasi akala nila siguro mga 5 years older lang ako. Oh, di ba? Oo, kasi di ba hindi ka nag-i-age. Bagets na bagets pa rin. Eh, syempre, ginagaya ko lang naman how they dress up. Ah, chinelas. Shorts, chinelas. Ah, okay. Gagayay ko. Blend. Para pasok pa dun sa age group. Mm-hmm. But I mean, now you're a licensed, official licensed interior designer. So, congratulations. Thank you. Would you say na mas dumami yung clients mo? Ang dami yung clients mo talaga ngayon. Yeah, actually, I just passed the board 2014 November. Mm-hmm. So, wala pa akong 1 year practicing. Okay. Awanan just naman, tuloy-tuloy, nagkakapato-pato, I cannot complain. Kasi sabi ko, ano ba yung stress na pipiliin ko? Stress na walang work o stress na may work? So, okay lang yung stress na may work. Uh-huh. Very stressful siya kasi ang daming detalye. Yes. Everything you have to think of. Tapos nun, nandyan pa yung tututukan mo yung quality until the end. Pag ginawa. Kasi iba yung drawing, iba yung actual. Minsan may palpak sa actual. So you and have speaking to of yung mga drawings mo, pwede ba matitingnan yung mga drawings? I mean, you know, that's something na I admire dahil ako talaga wala akong katalent-talent pagdating sa drawing. Akala mo lang yun. Ito lang gagawin mo for 5 years. So, ito lang. Kahit na feeling ko, hindi ko. At saka I think talagang, since hilig mo, di ba you said, since you were a kid, talagang mahilig ka mag-drawing. Actually, talaga. Pag nag-drawing ako, nabablang ko yung isip ko na parang therapeutic siya. Uh-oh. Yung iba, sketch-sketch sketch lang. Sketch mo, oo. Congratulations. And yan, mga mommies and wifeys, kung kailangan nyo ng interior designer, tawagan nyo si Alma. Thank you. Follow me on Instagram, alma.concepcion. And if you wanna reach me, email nyo na lang po ako sa almacconcepcion@gmail.com. At saka, please visit our website, espaciomanila.com. Sige, ako yung visit ko yung website. Thank you. Thank you. Thank you. Tumutulong gripo, sirang doorknob, sirang switch ng ilaw. Ilan lamang yan sa mga sila na ating bahay na kinikailangan na agarang repair ng ating mga hobby. Happy morning, mga misis!
Karaniwang nakatoka sa ating mga misis ay ang pagluluto, paglilinis ng bahay, paglalaba, pag-aasikaso sa mga bagets at pag-aalaga kay Mister. Kay Mister naman nakatoka ang pagkukumpuni at iba pang mga home repairs. Pero paano kung wala si Mister? At walang ibang mag-aayos na mga sira sa bahay. Katulad na lang ni Mami Tess Casimina. Ako si Tess Casimina, isang problemadong mami ng Pasig City. Isang single mom si Mami Tess. Siya na ang tumayong nanay at tatay sa kanyang limang anak. Kahit sanay na, kinakaya ang lahat ng responsibilidad bilang isang magulang, hanggang ngayon ay hindi pa rin niya gamay ang pagkukumpuni ng maliliit na sira ng bahay. O, kita niyo naman mga misis, ha? Handang-handa ako. Mas astig pa yata ako kay Robin. Kasi mga misis, yung mga simpleng home repair na ganyan, hindi na natin dapat laging inaasa kay Mister. Kayang-kaya na natin yan. Ano, simula na ba natin? Tara! Tao po! Ay, hi! Hello, happy morning! Good morning po, Nanay! Morning! Kamusta naman po kayo, Nanay? Okay lang po. Nako, Mami, balita ko, marami raw tayo mga minor kumpuni na kailangan gawin dito. Oo nga, yung ano namin, yung doorknob namin at saka yung gripo. Ay, naku, Mami! Don't worry! Nandito ako! Ako ang bahala sa'yo! Tara, ituro mo sa akin! Dito sa... Okay, tara tayo doon. Ito nga, oh, ito yung sira. Ay, Mami! Kaya nga, hindi... Delikado to! Sobra sa pagkasira! Aba, eh, kahit sino pwede kayong pasukin dito eh. Delikado to. Ba't may mga bata ba dito sa bahay? Kaya nga minsan, hindi ako nakakatulog eh. Nako, Mami. Nako, tatanggalin natin yan at ngayon i-refresh natin. Lalo ka pang gaganda. Ganito lang yan. Madaling-madali. Kailangan mo ng screwdriver. Mm-hmm. Tapos, ilulusin mo yung mga tornilyo. Para tatanggalin natin ang plate. Oh. See? Nakuha na natin yan. Oh, natanggal na natin, Mami. Ngayon, kukunin na natin ang bagong doorknob. Make sure na nakaharap sa'yo yan. At saka, ayun. Oh, perfect. Mami, nakalagay na dyan. After nyan, kukunin natin itong doorknob natin na bago. Tapos, ayan, Mami, nakikita mo itong part na yan, yung merong ganyan. Itatapat natin yan dito para maglalak siya. So, yun! O, narinig mo, Mami, pumasok, kumabit. Okay. Eto, Mami, ngayon sinusuklo na natin ang faceplate. Okay. Ito naman, itatapat ulit siya natin dyan sa merong butas at ipapasok rin. O, ayan, Mami, nakita mo ha, ang dali-dali lang. Hindi na natin kinilangan ng tulong ng kahit sino. Kaya-kaya natin. Girl power tayo eh. Oh. Yan lang pala kadali. Oh, di ba? Kaya, Mami, ano pa ang next na sira dito sa bahay mo? Ako, bahala! Yung switch sana namin dito eh. Matagal na naman itong hindi namin magamit. Naku, delikado yung switch na yan, Mami. Baka mag-cause pa ng sunog dito sa bahay mo. Kaya nga. Don't worry. Have no fear. Marielle is here. Akong bahala dyan. Ihanda ang screwdriver, new outlet, at wire cutter. Patayin ang electricity breaker. I-check kung wala ng kuryente. Tanggalin ang switch outlet cover. Isunod naman ang switch outlet. Ingatang huwag mahila ang electric wires. Tanggalin ang wire sa pagkakabit sa switch o outlet. Connect the copper part ng wire sa bagong switch o outlet. I-twist paikot. Ibalik ang switch outlet. Ngayon, Mami, ito na yung tinatawag natin na finishing touches. Ilalapat natin yan siya. Yan na! Oh! Perfect! Diba? Standing ovation, Mami. Ang galing! Grabe!
O, tinignan natin, on, off! Naku, salamat sa'yo, Miss Marien, na wala yung takot ko sa pagpapalit ng switch. Pero meron pa akong isang problema. Pwede bang itodo mo na? Itodo na natin, Ami or Mami! Yung kasing gripo sa labas, tumutulo. Eh, ano mo, mahal lang ko ng tubig ngayon pagka ganyan may ano. Pag may tulo, Mami, naku, ramdam na ramdam kita dyan. Galin mo na ako dun sa may tulo na tubig. Tawan! Oh, grabe. Ang lakas ng tulo ng tubig, Mami. Ang mahal-mahal pa naman ng tubig ngayon. Don't worry, eto lang yan. Ang first step na kailangan natin gawin, i-off natin ang source ng tubig. Ito yon. So ngayon, tatanggalin na natin ito. Iikot lang natin siya. Oh, yan, Mami. Gamit ang ating bagong gripo, iikutan natin siya ngayon ng teflon, Mami. So now, Mami, ilalagay natin siya dito. Gamit ang wrench, hihigpitan natin ang ating bagong gripo. Okay, Mami! Ngayon, magkakaalaman na talaga tayo kung very good ba yung ginawa ko. Ready ka na ba? Yes! Oh, perfect! Okay, close natin. Wala nang tagas ng tubig. Ganon kadali, Mami. Kayang-kaya mong gawin, di ba? Naku, salamat. Wala nang tulo. Sana, Mami, nakita mo ngayon kung gaano kadali. Okay lang kahit single mom ka. Hindi mo kailangan ng tulong ng kahit sino man kayang-kaya mo. Okay? Tahanan ay siyang ating palasyo. Kaya naman kung merong malaki o maliit mang sira, kailangan dapat nating agapan. At tandaan na ang kakayahan ni Mister ay kaya-kaya nating tapatan, mga misis. Si Chinky Tan ay kilalang motivational speaker, wealth and life coach. Pinasok din niya ang larangan ng show business at networking. At ngayon, author ng mga best-selling books about money at host ng Chink Positive sa Radyo 5. Happy morning, mga misis! Alam mo, sobrang positive ng vibes natin ngayong umaga dahil ang lugar kung nasan ako, bawal ang usapang mega. Kaya naman pumasok na tayo sa loob ng bahay ni Mr. Ferdinand Chinky Tan. Sabi dito, ask and it will be given. Seek and you will find. Knock and the door shall be opened. So ibig sabihin, pag kumatok ako dito, bubukas. Totoo nga. Oh my gosh, super colorful. Ang ganda. Hi! Happy morning! Hi, happy morning! Welcome to our happy house. I know, I love your house. Totoo nga talaga, ito na ang happiest house. Ang galing, ang colorful ng house. Yeah. Saan po ba kayo nagkaroon ng inspiration na gawin ganito ka-colorful? The goal here is something old and something new. So this is my dad's antique stereo. Wow! In the 1960s, I think, or 40s. 1960s, yeah. Tapos ginawa niyong bago. Yeah, kasi my husband doesn't like brown stuff. So I had to color it. So ang colors, ito ay sa'yo. Oh my gosh, your room is so nice! Ito yung ganitong house na nakikita ko lang in magazines, sa internet. Bukod sa rooms, meron din silang home classroom para sa mga homeschooled kids. Oh wow, this is the school. The homeschool room. Yung mga books mo na ginagawa kasi ninyo, very inspirational talaga. Yes. Saan po kayo kumukuha naman ng sarili nyo inspirasyon? Well, definitely, my inspiration comes from God Himself. Di ba? Kasi everything naman that we create is from God. I'm sure lalong magiging bestseller itong Happy Wife, Happy Life book. Bukod dun sa mga tips na nakukuha niyo mga wifeys, mga mommy sa show natin, ito isa pa tong magtuturing guide para sa inyong lahat. Kaya dapat may kopya tayong lahat nito. So paano po nangyari na
biglang sinabi niyo ba na one day, gusto kong gumawa ng happy wife, happy life? Well, how did it start? One night, ang ginawa ko, sinulat ko lang sa blog kung ano man yung na-share ko. E sinabi ko ganito, hindi mahalaga kung kahit gaano katama, kung nasaktan ko ng damdamin ng misis ko, mali na ako. Dapat yun talaga nakaplakado yun sa lahat ng mga asawa talaga. Dapat alam na alam nila yun, totoo yun. Gusto mo ulitin ko? Sa wikang Pilipino, hindi mahalaga kung kahit gaano katama, kung nasaktan ko na ang damdamin ng misis ko, mali na po. At yan po ang laman ng ating libro. Yes! Mga kapatid, yun po yun. I just want to ask, paano ba nag-start yung love story ninyo? Ang haba nun, ha? Sige. A brief ano lang ng love story ninyo. Kasi di ba, parang masulat nyo tong book na to. Yeah. Medyo kahit papano, dapat may pinagdaanan din kayo. Yeah. Hindi pwede yung basta-basta, gumising kayo, nagpakasal kayo, happy kayo. Wala, hindi ako maniniwala na gano'n dahil lahat naman meron, di ba? Yes, we have been married now for 16 years. Wow! So, by the grace of God, nakita kami sa isang, sa music museum. So, I'm worship leading, I sing. Yeah. And he's one of the leaders of the church. Yeah. Tapos, so si God ang nagdala sa inyo. Yeah, hindi ako nalove at first sight eh. Nalove at first sound ako. Yun. Ang dami mong mga quotes na mga gano'n, ano? Din mo siya nakuha eh. Nagagano'n pa ng mga quotes eh. Eh, writer. Oo, writer. Oo eh. Nakuhuling-huling naman si Missy. Kaya lang, tinadaan na lang natin sa ano eh. Makakatang ano eh. Oo, salita. Naku, alam ko yung mga makakatang salita na yan. Alam na alam ko yan. Yung pagkabaginoo ni Robin. Yes! But then it grew kasi we started to mentor mga single men and women together. So doon naging partner kami. Yeah, naging ano kami, parang yun nga, nagkakilalan kami hindi dahil sa binabakuran ko siya. Uh-huh. Di ba? Nagkakilala na kami dahil sa magkasama kami parating may ginagawa together. Yes. Yes. Helping so, other people. Wow. Ganun, so, ever since ganun kayo nag-start. Yes. So hanggang ngayon nakasakay 16 years after, yun pa rin po ang ginagawa ninyo. Ang galing talaga. What a beautiful love story. Salamat. Ang ganda. So ngayon, at dahil sa love story na yan, nagkaroon kayo ng magagandang mga anak. Yes. Chikiting. Yes. So these are your children. Yes, this is Kyla, Jethro, and Destiny. So even their names ba? May meanings. May meanings lahat. Yeah. So of course, Destiny. Yeah, but Destiny. Her real name is Destiny Beyonce. It means destined to be beyond all others. Beyonce means beyond all others. Wow, yung pala si Beyonce. Yeah. Si Jethro. Jethro Josiah. Josiah. King, leader. Kyla. Emmanuel. Kyla Emmanuel. Rejoice, Kyla means in African. And then Emmanuel means rejoice, God is with us. Thank you so much talaga for giving this time. Now, hindi lang ako, grabe mo na ako na-inspire. Sobra-sobra mo ako na-inspire. Sana yung mga nanonood sa house nyo, sana maramdaman nyo po kung gaano po talaga kasaya yung, at kung gaano ka-positive yung life na meron sila. Dahil nagsa-start sa home nila. At kitang-kita namin kung bakit talaga happy husband si Mr. Chinkitan. Tingnan nyo naman, relax na relax lang po siya doon. Oh. Sitting pretty lang po siya doon sa kanyang little nook over there. Sir, maraming salamat, salamat. Po ata sa pag- thank you, Marielle. Thank you so much. Ano sa amin thank dito you. Sa inyong bahay. Grabe. Wow, she's a gem. Yeah. She's a keeper talaga. She's no wonder. Yeah, she's a blessing. She's a blessing po talaga. Thank you so much po talaga. Kahit na ginabi na kami dito sa house ninyo, welcome nyo pa rin. I would just like to take the opportunity para sa mga gustong magkaroon ng happy wife and happy life. No, basahin nyo po yung aklat. Go to happywifehappylife.club. Okay? That's happywifehappylife.club. Ang galing-galing naman salamat. Po. Thank you so thank much. You so thank you, Marielle. Maraming sa... No, thank you. Sa ako po napapasalamat. Yes. Thank you so much. Thank you. Ang sabi nga nila, huwag tayong maging dayuhan sa sarili nating bayan. Huwag tayong titigil, kakapasyal sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. Gaya na lang ng Pampanga. I mean, malapit lang naman yun sa Maynila, di ba? Yes. And ang daming adventures that await us. Wow. At ito naman, pinatunayan natin yung saying na, kapag gusto, may paraan. Tama. Kasi yung mga simpleng pagkukumpuni, mga misis, hindi natin dapat laging inaasa kay mister. Kasi tayo mismo, kayang-kaya natin yan. Yes. Kayang-kaya ng mga misis yan. Kaya kung meron man kayong reaction o kaya mga suggestions sa aming naging episode for today, please feel free to drop us a message aming
Facebook, Twitter, at Instagram. And syempre gusto namin magpasalamat sa aming napakagandang happy place for today, ang Gazebo Royal. Kaya magkita-kita ulit tayo next week for more fun and informative features dito lang sa nag-iisang tambayan ng mga happy and determined wifeys, ang Happy Wife, Happy Life!